Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Titri kapatid, sagot kita, mga masama, lagot ka na, ang babangga magigiba, ang aksyon na agad sila! Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, ebidensya laban sa kaso ng isang kapitan, pilit inaagaw sa kanyang kagawad dahil tutol sa kanyang kalokohan, sahod ng tauhan ang pinagdiskitahan ngayon ni kapitan. Huwag mo nang ipitin ang sweldo, kapitan, para hindi ka rin maipit sa ambush namin. Isang kapitan naman sa Pasay City ang umaabuso sa kanyang pwesto. Abay, pangarap yata ng bugok na ito na magtayo ng mall at gagawin praktisa ng maliliit na store sa baluarte niya. Naniningin sa mga negosyante ng labis-labis na dahil pa ang mga higanteng mall sa bansa. Let's baka natin ang pulpong na magaling mangarap na yan. Sige! May sindikato ng estilo ng panggugoy ay dinadaan sa telepono. Huwag mabitag ng kanilang matamis na pangungusap. Kanilang modus, alamin. Para sa mga kapatid natin, may kapansanan sa pandinig. Narito po muli si Miss Liza Presnillo, ang inyo pong interpreter. Pero bago magsimula bukas ang simbang gabi, paluluhurin muna namin ang mga kriminal na para wag nang maligaw ng landas. Aruroy! Tuturuan namin silang mangumpisal at ang matitigas ang ulo, abay, mag-umpisa nang dapat magdasal. Amen. Mga tol! Huwag niyo nang hayaan maligaw kayo ng channel. Dito lang kayo sa lampuknat na bakbaka na. Mga tiwali at pabaya, walang kawala. Panalagutin, ambush! Graft and corruption case ng Kapitan Gusto Palitsweldo. Sahod ng kagawad, hinhostage para daw mabura ang ebidensya. Aba naman, Kapitan, hindi ka lang kawatan sa mata ng tauhan mo, kundi isang halang din ang kaluluwa mo. Dapat ka nang bindisyonan ng aming ambush. Sahod ng isang kagawad, iniipit daw ni Kapitan. Ito ang sumbong na ipinarating sa T3 ni Mang Carmelo, dating tresurero at ngayon ay isa lang kagawad. Nanalo po ako bilang elected kagawad po. Dumating po ang araw na isweldo, hindi nalak po na si isweldo. Ang problema kasi, tila gumaganti daw itong si Kapitan Juanito Vestil ng Barangay 788 Santa Ana, Maynila sa kanya matapos na itong sampahan ng kasong graft and corruption sa ombudsman. Dahil sa natuklasan nilang panluloko di umano nito sa mga pasahod at proyektong idineteklara ng barangay pero walang nabubuo. Gusto raw kasi ni Cap na makuha muna ang cashbook na ginawa nilang ebidensya laban dito kapalit ng 11 buwan niyang sweldo na abot na sa 40,000 pesos. Sabi ko, ang cashbook mo ay nasa attorney ko at nakapasok na po yan sa ombudsman. Pinatunayan din ito ng isa pang kagawad na kaalyado mismo ni Kapitan. Surrender lang niya yung cashbook, makukuha niya yung clearance, makukuha niya ng buong buo yung pera niya. Bawal yan ayon sa Local Government Code of 1991, Section 393. Dapat nababayaran ng mga tauhan ng barangay kapalit ng kanilang serbisyo publiko. Pinagpaliwanag namin si Kapitan pero duwag siyang humarap sa kamera. Kapitan! Abuse of authority yan. Dagdag sa graft and corruption case mo. Papalag ka pa ba? Very bad, Kapitan. Very bad. Para aksyonan ang klika mong yan, nasa linya ng aming telepono si Ginong Renato Brion, Director po ng DILG NCR. Magandang gabi po, Director, sir. Nagagay, kapatid. Nakalawa ako yung sitwasyon at ako yung handa naman magbigay ng gabay sa magkabilang panig. Oho. Pero ito nga ho, sir, tama po ba yung hinuhold ng Kapitan ang sahod ng kanyang kagawad? Mayroon tama, mayroon mali, no? Tama, ito para ito si kagawad ngayon na dating ingat yaman, hindi siya nag-turnover, no? Ng cashbook, hindi ba pang record. Pagkatapos ng barangay elections, bukod sa department order, nag-issue rin ako ng original memo sa sila. Nag-aatas sa kanila
na mag-turn over ng properties in accountability, ano? Mm. So, kasama dyan ang lahat ng mga record at pinangahawakang kagalitan na pagkahari ng pagkakay. Samantala, wala namang pagsisigil dapat kay Kagawad Carmela sa bala. Ang dapat gabi niya, totoo, tama na na mag-iingat siya na ebidensya, ngunit hindi rin tama na pinigilan niya yun dahil ebidensya na yun. No, para nagutan niya rin yan sa COA. Pero kasama niya sa accounting and auditing rules and regulations. Ang dapat na sana ginawa niya, no? I-turn over niya ito sa COA, pero hindi siya ng 35-2 copy, no? Na yun ang i-turn over niya. Then on that basis, pwede tanggapin niya ni Kapitan, ni Chairman Bestil. At sa pamamagitan nun, maaaring siya magpatawa. Alright, Director, mabilisan lang po. So, huling katanungan, ang lumalabas po kasi gusto yata ni Kapitan para i-release ang sweldo, i-atras po ni Kagawad yung kaso sa Ombudsman laban kay Kapitan. Paano ho yan? Yan ho, inilalapit namin sa inyo. Hindi naman ang hindi namin paitulutan. Tapos sa akin, alright. Sige po. Yeah. Alright, yes sir. Sige, so ang gusto lang ho namin, Director, ma-actionan ho ninyo, ha? Makialam na ho kayo dyan. Ano po, Director Brian? Alright, sige po. Good. Okay. Alright. Maraming salamat po, Director Renato Brion ng DILG-NCR. Mga babae at batang inaapi, may respect na kay Tol Raffy. Kapag under time tayo, gusto ko si Director Brian interview natin palagi. Pamilya na kapitan sa Pasay, ginawang negosyo daw ang Changay at sinasamantala ang pamaskohandog ng munisipyo para sa maliit na mga tendero-tendera. Totoo ba yan, Kapitan? Ha? Ipagtanggol mo ang iyong sarili sa aming respect. Changay sa barangay, katasan ng Kapitan? Itong ibinulga ni Kagawad Nelson Hernandez laban kay Kapitan Oliver Del Valle ng Barangay 93 Libertad, Pasay City. Doon merong 10,000 at saka 4-5. Gulat ako dahil hindi naman doon sa barangay ang pasok noon. Nitong Nobyembre, pinayagan ni Pasay City Mayor Tony Calixto ang tiyangke sa kanilang barangay para kumita ang mga mamamayan ngayong Pasko. Ang kukuha ng pwesto, may donasyon lang para sa buwis at bahay ng kuryente. Pero sa palwarte ni Kapitan Del Valle, daig pang pwesto sa mall sa taas ng singel. Nagmanman ng T3! Sino pwede ko usapin po sa mga besta-besta? Barangay, wala nang available dito. Ano ang mga pera? Pwede mo, gito mo pala ang besta. Para sakali lang. 4-5-2. Batay sa Pasay Ordinance Number 4527, mula 300 hanggang 500 pesos lang ang halagang dapat bayaran ng isang stall order sa lokal na pamahalaan. At kung maniningil ang isang kapitan, kailangan may barangay ordinance para sa process ng kita. Pero nausisay ng T3 ordinansa sa Barangay 93. Wala ni isang nasasaad tungkol sa paniningil ng extra sa mga tindera. Bukod pa riyan, nitong Pebrero, ipinalabas sa programang Tutok Tulfo ni Tol Erwin ang pangingikil este. Paniningil ng pamilya Del Valle sa mga tindera. Dito ibinulgar ang pangungulekta ni Kapitan. Purely family business lang nila sa barangay. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Kapitan, pero hindi kami pinaunlakan. Kapitan Del Valle, ihanda mo ng sarili mo sa aming resba. Okay, mga kapatid, si Kapitan Del Valle, nabahag ang buntot. Yeah. Nung una, gustong-gusto. Oh. Sabi niya, sige, nung malaman T3, huwag na muna. Hindi ko siya masisisi. Ayun, medyo masama raw ang pakiramdam at namamao siya. Nagkasakit bigla. Nagkasakit agad. Wala. Natapot kay Tolben. Dumating ka na eh. O sabi natin, mga kapatid, si Maria Luisa Echavia, ang direktor ng DLG Pasay City. Madam, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Tulfo. Ma'am, hingi po kami ng tulong sa inyo. Kasi po itong si Chairman, talagang saksakan ng pagkaloko po ito. Naniningil po ng hanggang 10,000 para sa mga stores doon sa Pasay. Gayon, meron man po palang ordinansa ang Pasay City Government na sinasabing hanggang ano lang ho talaga, 300 lang ang maximum na pwedeng masingil sa stall. At matagal na po ginagawa ito ni Chairman. In fact, natutok-tulfo na po ito sa programa ni Tor Erwin. Wala po kadala-dala. Tumigil na po saglit, tapos bumalik ulit, Madam. Okay. At tingnan po natin para ho makapag-collect si Kapitan.
kung meron po talagang ordinansya sa kanyang sariling barangay. Mm-hmm. Kasi kailangan po meron din po silang ordinansa para makapaningil. Mm-hmm. And then kung sila po ay maniningil, kailangan po eh meron silang resibo yes. na ibibigay sa mga dapat pagbayad ng COVID. Opo. At yung pong perang makukolekta, eh, papasok po yun sa kaban ng barangay Opo. Under the general fund po ng barangay. Opo. Ma'am, none of the above. Kasi yun, na-check na namin, wala pong ordinansang ipinasa tungkol dyan sa paniningil ng up to 10,000, hindi po nag-i-issue ng OR. Ay, ano po yun, na pwede po siya magkaroon ng ano dyan, na... complaint na pwedeng ilagay natin, ilagay po sa... o i-complain sa ombudsman. Opo, ang alam ko po kasi ma'am, eh, pwede kayo mag-investigate dyan sa DLG and then yung pong resulta ng inyong investigation, ipapasa niyo po sa ombudsman. Ano po, madam? Di ba pwede? Opo, opo. Dapat po kasi ang mga complaint po regarding sa mga barangay officials po natin, eh, nilalodge po natin sa ombudsman o kaya sa tangguniang panlunson. So, okay po. Ma'am, ilalapit po namin dyan sa inyo itong kaso ito para maumpisan nyo pang pag-iimbestiga at may isang pa na po yung kaso sa ombudsman lalo po, laban po din sa Kate Del Valle na antigas-tigas po talaga ng kukote, madam. Okay, at saka ipatatawag po namin si Kapitan Del Valle yeah. regarding po doon sa complaint. Mabuhay po kayo, madam Director Maria Luisa Echevilla. Ma'am, magandang gabi salamat po, ma'am. Salamat din po, salamat po. Yes, ma'am. Sir. Opo, ma'am. Sa pagbabalik ng T3, reklamo ng isang FX driver sa Tlumbagito at marumbadong pulis ng Rizal dahil sa pambubugbog sa kanya. Action natin live. Maingat ang mga nakakatanggap ng tawag at baka kayo'y mabola. Ang mga biyaherong bakasyonista ay target din ng mga dorobos estilong travel and tours. Kuno! Sa Montalban, Rizal, may mga kababaihang nagpapakitang gilas sa kalalakihan. Maghapon din silang pumapadyak ng pedicab. Kilalanin natin sila sa saludo.